Tagal na to? Sandali ha. Gusto ka ba yung asa ko? Sandali lang ha. Sakit ba? Kailan pa siya ganito? Pagkapanganak na po na namin, kakaiba na at kinikilos siya eh. Wala naman nung sa lahi namin ang ganun. Naisip ko tuloy, baka nahawa siya eh. Kasi may makapitbahay kami, may dalawang anak. Ganito rin eh. Hindi nakakahawang ganyan klaseng sakit eh. At bihira sa isang lugar na may tatlo o apat na kaso. Magda. Dok. Ano pa mga kaso naghihintay? Sa dok, napakarami hong may kapansanan, lalo na yung mga gandong klaseng sakit sa balat, oh. Oo nga, dok, oh. Tingnan nyo, oh. Pati yung mga bata doon, may sakit din sa balat, oh. Tingnan nyo, oh. Oh, sino na naman nag-iwan nito? Ay, nako. Ako, iniwan mo na naman ito, eh. Ako na nga nag-ayos kanina, eh. Pagod na nga ako dyan. Hindi nyo kasi kasuhin yan, eh. Saka mo na yan, ha? Makalayo siya mamaya, ha? Kami sumasalok ng tubig na ginagamit namin sa bahay. Pati ang mga bata dyan naliligo. Suspecha namin, makatahanan ng mga engkanto. Minsan, nagkakaiba nga mo yung tubig. Pati ang mga isda, kakaiba ang lasa. Ayon sa bulong-bulungan, marami doon kasi pinate dyan noong panahon ng hapon. Alam nyo, baka binabantayan niya ng masasamang espiritu. Yan naman ang isang malaking kalokohan. Wag na kayong gagamit ng tubig galing dito. Maling contaminated ito. Eh, saan naman po kami kukuha ng tubig? 5 kilometro layo ng pinakamalapit na batis dito. Ganon din kalapit ang pinagmumula ng polusyon. Kahit hanggat maaari, wag na kayong gagamit ng tubig galing dito. Sa banda dito, sa dulong ilog nito, may pabrika. At ang kanilang mga pintura at kemikal at iba pang dumi, dun mismo tinatapon sa ilog. Sino ba may-ari ng pabrika ngayon? May impluensya daw ang may-ari niyan. Dimasita, Dimagalaw. Eh di ba marami din mga barangay dito sa tabi ng ilog sa bandang baba? Maraming umaasa sa ilog na yan. Tulad din ng ibang lugar na pinuntahan natin. Marami rin na nagkakasakit sa lugar na yan. Maraming mga bata nagkakasakit. Kapag hindi ninyo ginawa ng paraan, Mayor, lalala ang sitwasyon. Mayor Pilates. Ah! Basta ang opisina ko, laging bukas. Kung may kailangan sila sa akin, punta lang nila ako dito. Ayan na pala! Halika na! Ay, picture taking muna tayo. Ayan. Picture. Isa pa. Dito ka naman. Yan. Upo ko muna kayo, Dr. Cruces. Upo ko muna kayo. Dr. Cruces, baka pwede naman na ikampanya mo ko sa darating na halalan. Alam mo naman na maraming botante believe sa'yo. Ay, Dr. Cruces, mag-lunch muna tayo. Mayor Pilates, kapag hindi ninyo ginawa ng paraan ang ilog na sakop ng inyong pamunuan, dadami ang magkakasakit. Lalala ang sitwasyon, malalaman ng media. Mas lalong mapapasama ang imahin ng inyong administrasyon. Huwag kang mag-alala, Dr. Cruces. Hahanapan ko ng solusyon. Kung pwede lang, huwag na natin palaki ng problema.
hindi lang katawan na kailangan natin gamutin. Kailangan din natin gamutin ang ating kapaligiran. Hindi lang sakit ng katawan na kailangan ng paghihilom. Kailangan din ng paghihilom ang sakit ng lipunan. Eh paano ang gagawin natin, Doc? Kung hindi tayo kikilos, para may pasara ang pag-aaring pabrika ni Gobernur. Huwag po kayo mag-alala. Sama-sama nating haharapin ang problemang yan. Mabuhay si Dr. Cruces! Mabuhay si Dr. Cruces! Mabuhay si Dr. Cruces! Salot yan! Salot! Pasara! Pasara! Pasara ang pabrika! Pasara! Pasara! Tahimik na residente. Naging makukulit at maingay. Mula nang kinausap sila ng Dr. Jose Cruces at nagkaroon lang ng konting kaalaman, akala mo na kung sino sila kung magprotesta. Governor Roda, hindi lang naman pabrikan yung pinoprotesta nila. Alam niyo ba, pati na yung laging concessionary ninyo ay pinapakilaman din. Ngayon, gusto nang matras. At kung ano na pa mga tinuturo ng doktor na yan? Empowerment. Yun ang tinuturo nila. Hindi ako magtataka kung may kinalaman yung doktor na yan sa mga rebelde. Ano naman ang sabi ni Mayor Ponciano Pilatos? Wala. Alam niya naman, isa pang oportunista yun. Gusto lang niya sigurong suyuin ang mga supporters ni Doktor sa darating na eleksyon. Tignan niyo nga. Kung talagang may kinalalaman ang limpik na yan sa mga subversibo. Kailangan din natin kapatid ng ating kapatid. Hindi ang sakit sa katawan na kailangan na pag-ihilom. Kailangan din ang pag-ihilom at sakit. Mabuhay si Doktor Cruces! Ang leksyon ng tarantadong doktor na yan. Dan. Rencho. Ako sama, alalay. Dito lang. Dito. Dan. Dan lang. Hop. Alalay nyo. Dan. Ako mo dyan. Hop. Dan. Sud. Oh. Tama to. Dok, may tama si Suskumura. Tumataas na ang lagnat niya.
Kumakalat yung infeksyon. Tulungan niyo ko dalhin sa ospital. Hindi kami pwede bumaba. Kaya gawin mo natin paraan na makakaya mo para masakit mo ang buhay niya. Malakas yung epekto ng sedative. Apat na oras siya makakatulog. Pag tumasulit yung lignat, bigyan mo ng antibiotics. Mataas ang tingin sa'yo ng taga-Masa. Sa lugar ang pinaglilikiran namin. Tumutulong lang ako sa apat na aking makakaya. Sapat na yun. Nasa panig ka ng Masa. Nagtatawa lang siguro mas maraming nangangailangan na aking tulong sa mga mahihirap. Pero wala akong pinagkakita ng tulong. Mahirap o mayaman. Mga biyag ba kami dito? Kasi tiyak ko na nag-aalala na yung pamilya namin. Mga panauhin namin kayo rito. Bala kayong umalis. Ano mga oras na gusto ninyo?